Ito na po ang pang-apat na batch ng mga scissor na napapisa natin simula nung tayo ay nag-umpisa ng manukan. At ito yung batch na 100% ang hatching rate ng inahin nila at 0% ang mortality rate. Ito din yung batch ng mga sisiw na nag-umpisang pinakain natin ng Azolla ng 2 weeks old pa lang sila. Ngayon, ito sila ay mga 42 days old pa lang at laking Azolla. Ang panglimang batch ng ating mga sisiw. First day pa lang ng paghiwalay natin ng mga sisiw na to sa kanilang inahin. Natuto na silang kumain sa improvised gawa-gawa lang natin na feeder. Gumawa tayo ng feeder para sa mga maliliit na sisiw upang hindi sila makakain ng mga maruruming pagkain dahil kadalasan pag nilagyan natin ng pagkain dun sa isang tray na nalagyanan ng kainan ay pumapasok yung mga sisiw doon at doon tumatay. Nahalo sa feeds ng mga sisiw ang kanilang dumi. Kaya yun ang unang-unang dahilan kung bakit gumawa tayo ng automatic improvised feeder para sa mga sisiw. Ang idea ng feeder na to ay disclaimer lang, wala tayong originality dito dahil nakakuha lang tayo ng idea mula din sa mga gumagawa din ng mga do-it-yourself feeder sa YouTube. At doon tayo kumuha ng idea at gumawa tayo ng sariling atin base sa available na materials na nandito sa paligid natin. Ito po yung feeder na to. So yun din na tayo kailangang araw-araw maglagay ng pagkain sa mga sisiw. Bali, mag-i-introduce tayo ng Azolla sa mga sisiw na to pag tumuntong na sila ng 2 weeks old. Kagaya nung pang-apat na batch. So ito pang-limang batch na to. 10 lahat ang sisiw na to. Mula po sa 15 itlog ang nag-fertile or napisa naging sisiw ay 10 lang. Hindi natin na check yung mga itlog nito at ihiwalay ang hindi fertile. Hinayaan na lang nating limlima ng lahat at saka itong 10 ang mapisa. Yung hindi napisa, wala, tapo na. Ito naman po ang pinakaunang batch ng mga manok na pinakain natin ng Azolla. 8 ito lahat pero ngayon 2 na lang natira dahil naibenta na po ang 6 dito. At may pangalawang batch tayo na pinakain ng Azolla na sa isang kulungan. 4 ang natira naman doon. At hindi pa masyadong malalaki yung mga manok na yun. Nagtitimbang lang ng 900 grams to 1 kg. At ito, bali, ang pinakauna talagang batch ng mga manok na pinakain natin ng Azolla. Pero ngayon 2 na lang mula sa 8. 2 na lang ang natira. Samantalang yung mga rabbit naman natin po, kasalukuyan pong natutulog sila dahil nga yung mga rabbit ay mas aktibo sa gabi kesa sa araw. Kaya yan, natutulog sila, magpapahinga at medyo naiinitan dahil mainit ang panahon ngayon. Walang ulan. Ito po yung tinutukoy kong pangalawang batch ng native chicken na pinakain natin ng Azolla. Kakukuha lang natin ng 2 piraso galing dito.
upang ibenta, na ibenta natin. At ito'y apat na lang natira dito. Nagtitimbang sila ng 900 grams to 1 kg. Yung dalawang na ibenta natin, nagtimba ng tigi isang kilo bawat isa. Ito po yun. Ito ang mga native chicken natin na organic, laking Azolla. Kasalukuyan pong may dalawang inahintayong nagdilimlim ngayon na susunod sa mga batch na mga native chicken na palalakihin natin sa Azolla. Ito po yung isa. Ang itlog na nililimliman ito ay 12. At yung nandito naman sa kabila, ang nililimliman niya ay 15. Ang mga itlog na to ay parehong hindi natin na-check, na tinatawag na candling. Yung pag-check ng itlog kung ito'y fertile, posible bang magkasisi o hindi. Hindi natin na-check yung mga itlog nila. Pero hahayaan na lang natin, ha. Limliman nila lahat yung mga itlog nila. At hahayaan na lang natin kung ilan ang mapipisa dyan. Ang mga native chicken na yan ay palalakihin din natin sa ating Azolla. Itong Azolla natin dito sa unang pond ay nakuna na natin ng pagkain para pagkain sa ating mga manok. Kaya ganyan po itsura niya. Ika 45 days na nila ngayon. Ito maliliksi at malulusog. Ang mga sisiyo na ito nag-aabang na lagyan na naman natin ng pagkain. Nag-aantay sila sa kanilang pagkain. Wow. Maraming salamat sa muli niyong pagsusubaybay sa channel na ito. Kung kayo bago pa lamang sa channel natin, please click the subscribe button at yung notification bell para ma-notify ko kayo kung may bago tayong video na i-upload. Ang channel na ito ay patungkol po sa backyard farming, organic farming, Azolla, at paminsan-minsan mag-feature din tayo ng kagandahan ng ating kalikasan, ng ating inang bayan na paminsan-minsan lang natin na sisilayan. Kaya salamat po at hanggang sa muli po.